Hello mga kapantin, welcome back sa aming channel mga kapantin. So, ang vlog na to mga kapantin ay makakatulong sa aming mga subscribers na nagtatanong sa amin kung ano daw nga ba yung mga ink and solution na ginagamit namin dito sa aming printing shop. Mga kapantin, ang unang ink na ginagamit namin mga kapantin ay para sa aming pigment printer. So, ang printer namin na ginagamit mga kapantin is Epson L120. So, ang ginagamit namin sa aming pigment printer ay pigment ink din. So, papakita ko lang sa inyo mga kapantin, eto po siya. Yan. Hansol pigment po. Yan, Hansol pigment. Ito yung red color mga kapantin. Okay, or magenta. So, ito siya mga kapantin. So, ang brand po niya mga kapantin is Hansol. Meron din po yung color black. Ito po, yan. Nagamit, napuksan ko na ito kasi mga kapantin, yan. Nag-refill kasi kami. Meron din siyang yellow, mga kapantin. And, etong blue. Yan. Okay? So, eto mga kapantin na ink na to, ginagamit namin to for t-shirt printing. So, may mga teachers, may si Ma'am Sarias kasi, yung cooperating teacher ko dati nung nag-practice teaching ako. So, ginagamit daw nila to mga kapantin, maging sa bond paper, no? Kasi po, kahit daw mabasa yung papel, so hindi daw agad mga kapantin nag-fade. So, napakaganda daw nitong gamitin mga kapantin. So, eto, ginagamit namin siya sa dark transfer paper mga kapantin. Maging sa pag-develop ng mga pictures, mga kapatid, ginagamit namin to kasi maganda yung quality ng ano niya ng ink, ng result, mga kapatid, kapag print mo siya sa papel or sa photo paper, even sa ano, sa dark transfer, talaga yung result niya, mga kapatid. Makulay po, makulay. And, ang next naman po, mga kapatid, is ang sublimation ink. So, ang sublimation, mga kapatid, ito mga sublimation ink, meron din siya iba-ibang kulay. So, meron siyang yellow, meron siyang black, meron siyang cyan, or color blue, meron din siya magenta or red. Sublimation ink po, ginagamit namin siya sa aming sublimation paper, at meron din po itong sariling printer. Okay mga kapatid, so meron din po itong sariling printer, at yun din po ay Epson L120. So, pinag-print din namin siya sa sublimation ink. So, eto mga kapantin na ink na to, kadalasan ginagamit namin to sa hot printing, sa dry fit shirts na mostly color white mga kapantin. And, yon sa sticker printing namin mga kapantin, sabli decal mga kapantin. So, meron kasi kaming video na ginawa na about sa stickers mga kapantin na ginamitan namin ng kapatid, may nagtatanong sa amin mga kapatid, since may vlog din kasi kami na about Brother Printer, so ano daw ba yung ink na ginagamit? So, ang Brother Printer po mga kapatid, meron din siyang sariling ink. So, eto siya mga kapatid. Yan. So, pakita ko sa inyo yung laman. Pag bumili kayo mga kapatid, nakapax po siya. Yan. And may mga instructions po yan. At kung anong kulay. So, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, o, di ba? Naka-plastic pa siya mga kapantin. Ayan. And, may bukas na siya. So, buksan ko na siya mga kapantin para makita nyo na mismo yung bottle niya. Since gagamitin lang din naman ito mga kapantin. So, cyan po ang kulay niya, mga kapantin, or color blue. Yan. Dye ink siya, mga kapantin. So, ginagamit ko ito sa papel, mga kapantin. So, ito siya, mga kapantin. Ang Brother ink po ay meron ding
apat na kulay. So, itong cyan, itong color yellow, mga kapantin. Itong magenta or red. Yan. And ito po, black. So, kadalasan black ang madaling maubos sa amin, mga kapantin. Since nagsa Xerox kami ay nag-green. So, ito mga kapantin, binili namin sa, binilihan din namin ng printer. So, ito ay ang bawat box, nagkakahalaga siya ng 80 pesos. So, meron ako mga kapantin, nakita siya Shopee na mahigit 100 plus, mga ganun. Mahal siya mga kapantin. Pero dun sa binila namin ng brother, igay niya lang sa amin 80 pesos. So, since regular customer niya na rin naman kami, sa kanya kami lagi bumibili. So, yun. So, yun mga kapantin. Meron din pong isa pang ink mga kapantin, and that is Eco Solvent Ink. So, ipapakita ko sa inyo mga kapantin yung pictures niya dito sa screen. Papakita ko na lang po sa screen mga kapantin, since wala pa kaming actual niya mga kapantin dahil. Dahil kapag gumamit ka mga kapantin ng Eco Solvent, dapat meron ka rin yung sariling Eco Solvent printer. So, hindi siya pwedeng pagsamay ng sublimation sa eco-solvent. Hindi rin pwede ang pigment sa eco-solvent. Pwede siya i-convert. Pero, mas maigi mga kapatid na meron din sa sariling printer. Dahil yun naman talaga mga kapatid ang kailangan. So, for now, wala pa kaming eco-solvent mga kapatid. And soon, bibili kami dahil may plano naman talaga kami mga kapatid. Dahil ito yung ink na ginagamit sa tarpaulin. Sa pagpiprint ng tarpaulin. At saka maganda daw talaga yung quality kapag eco-solvent yung ginagamit. So, soon ipapakita namin sa inyo mga kapatid, i-review namin ito at ipapakita namin sa inyo mga kapatid kung paano ba mag-convert. So, yun. Itong cleaning solution, kung napanood nyo naman yung isa namin na vlog, pinakita namin ito at ginamit namin ito sa paglilinis ng printer. Yung Epson L120 mga kapatid na nagkakaroon ng clog. So, nagkakaroon ng bara, no mga kapatid, yung cartridge mga kapantin. So, ginagamit ito para mawala yung broken lines. So, panoorin nyo na lang yung vlog namin mga kapantin. So, lalagay ko na lang sa description kung yung link nun mga kapantin. So, ito siya. Pui cleaning solution. So, color green. Okay. So, yan mga kapantin. Ito mga kapantin lahat ang mga ink na ginagamit namin dito sa aming printing shop. Sa susunod na vlog namin mga kapantin, ipapakita naman namin sa inyo yung iba't ibang klase ng tool ko na ginagamit namin mga kapantin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sa pagsuporta sa Panting Couple. Please keep in touch lang po mga kapantin. Alam namin na itong mga vlog na ginagawa namin ay mga katulong sa inyo. Hindi lang po sa may mga business, sa may mga printing business, kundi pati sa mga students at sa mga teachers na mostly ink ang ginagamit. So, yun lang po mga kapatid. Please don't forget to subscribe, click the notification bell button, and please like the video mga kapatid. At kung may comment kayo, questions, suggestions na gusto niyo pong ipagawa sa amin, please comment it down. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po. See you sa aming next vlog.